Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is Tessa, and today's video, what we're going to do is we're going to do makeup. And ang gagawin natin or ang gagamitin natin is yung products na nareceive ko from Detail Makeover. Marami sa inyo guys nag-request na gumawa ako ng mga makeup tutorial tsaka mga makeup looks para sa iba't ibang occasions, and hindi ako nakakapag-upload agad-agad kasi sobrang busy ako sa work, and at the same time, hindi pa ako ganun ka-professional pag-makeup. Pero pagbibigyan ko kayo, since I really appreciate the effort na you're commenting on my videos, you're following me on Instagram, and you're always supporting me in everything that I do, I will definitely try my best to share with you guys how I do my makeup. So again, I'm not a pro, so if you have any comments, feedback, suggestions, I'm open for that. Just make sure you leave some comments down below, and I will definitely do my best to work on whatever opportunities or whatever things that I'm doing wrong going forward. So yep, before tayo mag-start, make sure na subscribe ka na dito sa aking YouTube channel, you turn on the notification bell, and again, follow me on Instagram. I am Fantasia, para makasali din sa aking mga ongoing giveaways. So yes, let's go ahead and start doing makeup. Please keep on watching. So the first thing we're going to do is we're going to put some Velcro, ang tawag ito, Velcro, dito sa aking buhok para hindi siya naglalaglag habang tayo ay nagme-makeup. So, binili ko to sa Shopee, parang 8 pesos lang yata yung pili ko dito, tapos 2 or 4 pieces na. So, you can just check it out. You can just shirt Velcro sa Shopee, and maraming ganito doon. So, after that, what I'm usually doing is I am I am spraying a mist first sa aking mukha para i-prep siya sa paparating na napakabigat na makeup. So, ang ginagamit ko is yung mist na napanalunan ko sa giveaway ni Dalton Beauty, ayan. Sobrang ganda nito. Yung spray nito ay maliit lang, so hindi ako parang naliligo pag nag-spray. So, siguro mga tatlong spritz lang nito. Spritz? Tama ba? So, 1, 2, 3. Ayan. So, after that, for example, natuyo na to, the next step that I am going to do is I'm going to apply a primer. So, ang primer na ginagamit ko is yung Maybelline Master Prime. This is a primer or a base. So, this is what I'm using before I put my foundation on. So, very minimal lang yung lagay natin. Kasi dati, nung nag-start ako mag-makeup, ang ginagawa ko is like, ginagawa ko tong foundation. Nilalagay ko siya sa buong mukha, which is hindi pala tama. Kasi nung umatend ako ng makeup class, dapat pala, ang nilalagyan mo lang is yung mga points or parts ng mukha mo na madalas magpawis para kumapit dun yung makeup. So for example, dito sa cheeks, para kumapit yung blush on. And then dito sa ating forehead, dito sa ating T-zone, yung madalas pawisan. And then dito sa ating chin. Ayan. So, pagkalagay natin ng primer, ikakalat lang natin siya. So, ako, ang ginagamit ko lang paglagay ng primer is yung aking kamay. Pero, if you wanna be so hygienic at masyado kang conscious sa mga dumi, you can actually use a brush to scatter the product on your face. Ayan. Okay, so since we're done in priming, the next step we're going to do is we're going to put our foundation on. So the foundation we're going to use is going to be L'Oreal. Ayan siya. So ito yung pinakabago ni L'Oreal, yung fresh wear nila, yung 24 hour fresh wear. So I've been using it for the past few days. And super okay naman siya. Though hindi lang ako sobrang convinced sa kanyang yung pigment niya siguro, mas sobrang pigmented pa din yung sa Maybelline. Kasi yung sa Maybelline, yung super stay, grabe yung coverage. Ito, saktuhan lang. But anyway, I'm just gonna apply it on my face, and I'll be right back. We'll be right back.
So, ayan. Tapos na ako mag-foundation. Grabe, ang puti. Anyway, mas maputi kasi yung kinukuha kong shade kesa sa normal kong skin tone kasi acidic ako. So, maya-maya lang, mapapansin nyo, mag-oxidize na to sa mukha ko. By the way, the shade that I got from L'Oreal is there. Ano shade to? Golden Beige. Ayan. So, gumamit din ako ng blender para mas airbrush finish up. Ayan, so now we're done with the foundation. I'm just gonna do my kilay off-cam kasi matagal din ako magkilay, so I'll be right back. Okay, so ayan, tapos na yung ating kilay. So, guys, yung pagkikilay ko pala, ganyan talaga. Mas preferred ko kasi yung makapal siya kasi yung manipis. Kasi mas uso to, tsaka mas bagay sa mukha ko to. Kasi isipin mo, bilog yung mukha ko, kasi yung kilay ko parang drawing, hindi siya maganda. So that's why, ganito ako magkilay. And by the way, hindi ko pa naipakita sa inyo, yung ginamit kong pangkilay is Detail Makeover din, yung kanilang Make Brow Gel. So super ganda nito, guys. Super, 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 super ganda nito. So again, if gusto mo ng kilay na sobrang tagal bumulas at pang matagalan, you get this. I super recommend this to everyone. So, naglagay na rin pala ako ng concealer dito sa dito, dito, tsaka dito, tsaka dito. Ang ginamit ko naman is yung Dalton concealer. Ayan. Para medyo mabuwasan naman yung itim-itim sa ilalim ng mata ko, tsaka yung mga tigyawat ko all over my face. So, ngayon, tapos na tayo sa ating base. Actually, hindi pa tayo like totally tapos na. Doon lang tayo sa parang, oh nga, base nga. Tama, ano ba yan? Pasensya na guys, kasi hindi talaga ako sanay gumawa ng makeup tutorial. Ang gagawin naman natin ngayon is itatry natin yung palette na sinend ni Detail Makeover. So, kukunin ko lang siya and I'll be back. Palette na sinasabi ko guys is itong kanilang contour and blush palette. So sobrang tagal ko na itong gustong itry kasi wala akong ganitong palette, puro ako eyeshadows. So thank you so much Detail for sending me this again. So I'm just gonna show you how it looks like inside. So ganito siya. Ayan. Kompleto siya from contour, highlight, blushes, and bronzer. So sa taas meron na din instructions on how to use it. Ayan. So, we're going to try it and kukuha lang ako ng brush. So, ang brush na ginagamit ko for contouring is yung brush na naka-slant. Ayan, yung may slant siya sa gilid. Para saktong-sakto siya sa edge ng mukha. So, ang gagamitin natin contour is siguro, let's use the darker one, the one below. So, let's try it. So, gagamit tayo ng mirror. Ang ganda ng mirror ko. Shout out to Vanilla Co. for sending me this mirror. This is so pretty. So, ayan. Let's try it. So, again, I'm not an expert sa pag-makeup, but this is how I do my contour. So, sabi nila, you have to like pout like a fish. Ganyan. Ganyan. Para makuha talaga yung pinaka ayan. Angle. Para magmukhang maliit yung mukha mo. So, let me go ahead and do it. Hindi na ako magsasalita kasi matatagalan tayo dahil ang laki ng tatabasin ko sa face ko. So, i-fast forward ko na lang. Tapos ko na i-contour yung isang part ng face ko. So, yung contour technique na ginagawa ko is yung pa-3. Ayan. Or patama ba? Pa-3. So, dito sa side na to, dito sa side na to, tsaka dito sa aking jawline. So, tingnan nyo yung difference ng may contour sa wala. Ito yung walang contour. And this is the one with the contour. So, mas na-emphasize or mas nalagyan ng angle yung mukha ko. And with regard to this contour product, by the way, it looks nice. Hindi siya OA. Pigmented in a way na sakto lang. So, ganyan yung kanyang itsura. Ang galing. Parang nagkakanto bigla yung mukha ko. Nagkaroon ako ng jawline. Tapos dito sa kabila, diba? Ang taba ng cheeks dito parang lumiit. So, ayan. Tatapusin ko lang yung kabila. And we'll proceed to our next step.
Pagkatapos ko nang i-contour yung aking cheeks, sa team ilong ko, nilagyan ko na rin ng konti para medyo tumangos ang ating ilong. So, the next step that we're going to do is we're gonna put a blusher or a blush on. So, I think the blush on that I'm gonna use is, let's try to use the orangey one. Orangey, ayan, dito sa part na to. Actually guys, with regard to blush ons, ang preferred ko talaga is yung medyo warm color. So, I go for orangey or red versus sa pink kasi hindi ako sobrang puti. So, pag nag-pink ako medyo sumisigaw siya sa face ko kasi hindi nga sila match. Pero nag-pink naman ako pero very, very, very rare lang. So, let's try it. So, tatapusin ko lang yung kabila and again, I'll be right back. Nakapag-apply na ako left and right. And, ayan. Pag naglalagay ako ng blush on, by the way, ang ginagamit ko is yung ganitong klase ng brush. Parang ganyan. And then, inilalabas ko lang yung aking cheekbone. Ganyan. Actually, pag nag-makeup talaga, minsan yung itsura mo mukhang tanga. Pero, aminin nyo, pag mukha kang tanga, mas maganda yung paglalagay mo ng makeup. So, ganyan. Ayan. So, ngayon, tapos tayo maglagay ng blush on. So, ang kapal niya, diba? Pero mamaya kasi uhulas na yan, diba? Tsaka para talagang pak na pak sa picture taking natin mamaya. So, the next one that we're gonna try on this palette is the highlight. Ayan, itong highlight. So, itong highlight naman, we're going to put it into the high points of our face. And, sa highlight, kahit anong brush pwede nyo namang gamitin. So, gamit na lang ako ng kung anong brush na makuha ko. So, let's just try it. So, lagyan natin dito. Actually, nilalagyan ko talaga ng highlight yung ilalim ng mata ko para, alam mo yung mag-pop siya, tsaka mas magbuka siyang fresh. Pero again, it's your choice. Ngayon kayo dito sa forehead. Chin. Tapos dito sa atin. Step we're going to do, guys, is we're going to do our eye makeup. So, ang gagamitin natin is, again, another palette that was sent by Detail Makeover. So, this is their ECRU Squad Palette. So, this palette, guys, is a combination of matte and shimmers. So, the colors are warm and nude colors. This is very perfect for everyday use. Or, pwede rin ito pagpupunta kayo sa mga party, tapos yung look nyo is medyo classy or casual. So, going to opt out for the color buff. So, ito yung buff. And then, we're going to put some shimmer. And we're going to use golden. Ayan. So, dun tayo sa safe na shades. So, isa-swatch ko lang siya, guys, para makita nyo kung gaano ka-pigmented. So, let's go for buff. So, buff is going to be like this. Ayan. And then, for the shimmer, we're going to use golden. And ganito naman siya pag isinwatch. Actually. Yan. So, saktong-sakto lang yung ano niya, yung pigment niya. Hindi over-pigmented. And hindi rin siya powder. As in, ayos siya. Yeah. So, we're going to go ahead and do our makeup. I make up now. So, hindi na ako magsasalita. Ipa-fast forward ko na lang. Let's go. So, nalagay ko na
yung brown sa aking mata. And guys, be careful lang kasi medyo may fallout siya. And ayun, kanina paglagay ko, naglaglagan sila dito sa aking mukha. So ayun, be careful na din sa paglalagay ng eyeshadow. Baka much better kung unahin niyo yung eyeshadow. Ayun, nakita niyo, oh, mukha akong raccoon. Nagkalat. So mas better talaga kung ilalagay niyo yung eyeshadow before you do your foundation. That's what I do sometimes, but most of the time not. So huwag niyo akong tularan. Ayan. Or merong mga nabibili sa Shopee na parang ano yun, cover dito, parang puting papel siya. So para pag nagka-fall out siya, hindi maaapektuhan yung inyong base makeup. So ayan. So okay na siguro to. Ayan, na-blend ko na siya ng very very light. And then now we're going to apply the gold eyeshadow and ilalagay lang natin siya dito sa part na to. So, I'll be right back. Ayan, so, nakapaglagay na ako ng gold. Ganyan siya. Ayan. So, I think okay na yan. So, meron pa tayong isang palette from Detail Makeover. Pero I don't think magagamit ko siya now. Kasi nga, I will opt for a very easy, classy look. Ito pang glam to most likely. Kasi metallics to eh. So, itong kanilang metallics palette. Ay, guys, bonggang-bonggang-bongga talaga. Ayan. So, yung lahat ng colors nila metallic. So, hindi ko siya magagamit ngayon. Pero I'm just gonna swatch siguro one or two shades just for you to have an idea how pigmented it is. So, let's swatch this color pink or Rana. So, ang dumi ko. Nasaan ko ba i-swatch ko dito na lang? Guys, hindi nagbibiro ang swatching natin pagdating sa metallics. Grabe, sobrang pigmented. And then, let's just try this violet color or serious. Guys, serious. Serious talaga si Detail Makeover sa paggawa nila nitong metallic palettes. Grabe yung pigment. So, hindi natin siya magagamit ngayon. But, basically, tapos na yung ating eye makeup. And I'm just gonna finish my look using paglalagay ng lipstick na Detail Makeover tapos ng falsies tsaka ng eyeliner. So, I'll be right back. Our final look. So this is our complete makeup with false eyelashes and lipstick pati eyeliner. So overall, I really love the look that I was able to do using Detail Makeover's palette. So basically, this look can pass for an event or kung saan man pupunta ako na medyo classy-classy yung eksena. Syempre, meron tayong pa-catrio na earrings. Pero sa akin, diamonds, hindi Philippines. So, I hope you like this look, guys. And by the way, I forgot to tell you the prices of the palette. So, yung ECRU palette or yung ginamit ko dito sa aking eyeshadow, it's for 699 pesos. Tapos sa ating contour and blush palette naman, it's 499 pesos. And for the metallics, guys, which we're not able to use right now, it's for 745 pesos. But tell me if you want to make a look using that metallic palette because I will definitely do it for you. So guys, for any recommendations, tips or comments, again, don't hesitate to leave comment down below. And also tell me if you have any suggestions or any makeup looks you'd like me to try next time. Again, sobrang salamat sa pagstay at pagnood sa buong video na to. I hope you like it. If you do, give me a thumbs up. And also, don't forget to subscribe, turn on the notification bell, and follow me on Instagram. So, thank you so much for watching, guys. Bye!